Hello. Ngayon nagagawa naman tayo ng online worksheet pa rin, pero drag and drop naman siya. Dito pa rin yan sa ating Google Slides. So, naka-open ang aking slides. Blank lang ulit tayo para makapagawa tayo ng bagong slide. Okay. Alisin lang natin ulit ito. I-clear lang natin itong ating gagawaan. Tapos, i-change lang natin ulit ang ating page setup sa size ng ating short bond paper na 8.5 by 11. Tapos apply. Okay, so yung pinaka-worksheet natin, gagawin pa rin natin siyang background. Meron akong naka-download na aking worksheet na kinuha ko sa Google. So, i-upload ko na lang siya. Click ko lang itong background. Tapos, choose image. Etong dinownload ko, idadrag ko lang siya. Ayan. Done. Ayan. Ito na ang aking worksheet. Okay. So, ngayon, maglalagay na tayo ng text o yung pinakasagot na idadrag at idadrop nila dito sa mga lines dito. So, mag-i-insert lang ako ng table ulit. Tapos, isang box lang. Adjust lang ulit natin siya. Itatapat natin dito sa body part o sa senses na pagpipilian. So, click natin yung pinakagitna para lumabas yung text. Para ma-insertan natin siya. So, para dito ay ears. Palitan lang natin ng font na medyo kagaya. Ito, lilakihan natin na medyo ka-size. Okay, so okay na to. Adjust lang natin siya. Okay, so okay na yan. Control D para ma-duplicate. Dip naman tayo dito. Ito naman ay eyes. Control D ulit para sa nose. Control D ulit para sa tongue. Adjust natin. Kapag inopen niya ng bata, ganito din ang magiging itsura niyan. Tapos pag sinagot nila, i-click lang nila to, idadrop nila kung saan to, sa batong ears. Ayan. Tapos itong eyes. Ayan. Tapos itong nose. Ayan. Itong tongue. Ayan, at ito,
itong hand dito. So, ayun. Yun lang. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang tutorial natin, yung part 1 itong online worksheet, ipipaste ko na lang yung link sa description box para makita nyo kung paano siya isinesend sa Google Classroom. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you!